Good day. Ang topic po natin today ay tungkol sa lab-grown diamond. Ano po ba ang lab-grown diamond? Ang lab-grown diamond ay diamond na ginawa sa isang laboratorio. Okay? Ano ang pagkakaiba nito sa natural? Ang natural diamond po, yan galing po sa ilalim ng earth yan. Okay? Natural po siya. Na-develop siya for millions of years from carbon. Ang laboratory diamond naman po, ginawa yan sa isang laboratorio na ginawa lang within only a few weeks. Pero ang component niya at ang composition niya ay katulad ng diamond. So kung gagawin nyo, itetest nyo siya using a diamond tester, kahit yung advanced diamond tester, pareho po silang magpa-positive. Ngayon, paano nyo po siya itetest? Kung itetest nyo siya, may mga gamit na available naman sa market na mabibili nyo, katulad ng GIA ID100, Type 2A at iba pa. Makikita nyo ito sa internet. May mga ibinebenta doon mga gamit para matest nyo kung ito ay lab-grown diamond. Usually, yung mga gamit na yan, medyo may kamahalan. Ngayon, kung wala kayong gamit, paano ang gagawin nyo? Okay? Ngayon, kung bibili kayo ng mga diamond na 1 carat and above, the best way is bumili kayo ng meron tinatawag na GIA certificate o kaya IGI certificate. Ito po yung mga sertipikong galing sa mga diamond laboratory na independent na nagbibigay ng authenticity at analysis ng isang diamond or stone. Ito po ay isang sample ng isang GIA certificate. Okay, ang ibig sabihin nga po pala ng GIA is Geological Institute of America. Meron din pong ibang mga laboratorio katulad ng IGI at iba pang mga laboratorio sa Europa at sa ibang bansa. Pero mostly po ito pong mas kilala. Ito pong GIA tsaka IGI. So mag-concentrate lang tayo po sa GIA. Ito po ang loob ng isang GIA report certificate. Nakalagay po dyan ang description niya, kailang ginawa, at saka yung specification po niya nung pinaka-stone po na in-examine. Kung makikita niyo po ito bandang itas, yung part po dito, nakalagay po dyan is GIA Natural Diamond Grading Report. Ibig sabihin po niyan, yung tines na diamond para sa report na to is natural. Ngayon din pong nakalagay sa kanya na ng Statement of Authenticity. Okay po, nandiyan na po yan. Ngayon, kung gusto nyo pong makakita ng isang report na ganito, sa internet po, may makikita po kayo ng mga sample report. Ngayon po, sa lab-grown diamond, meron din pong certificate na bukod. Pero, iba naman po. Hindi po tulad nito. Okay po? So, may ibang certificate po siya na ginagamit. Doon po sa certificate no, nakalagay po, sa kanya is lab-grown diamond. So, ang first thing natin yung diamond certificate. So, para malaman natin kung natural or laboratory yung diamond. Ngayon, ang second test natin is tinatawag na laser inscription sa diamond. Okay, paano po itong laser inscription? Ito po, sinusulat po ito doon sa grid ng diamond. Okay, sample po, ganito. Ito po, diamond to. Nabili ko po to sa Changi eh. Okay po. Ito po ang tinatawag na sa grid sa diamond. Itong pinaka to, itong part na yan, yan, yan. Okay? Diyan po yan, nagpiprint po dyan using laser po. Nilalagay po yan. Ngayon, pag ang diamond is lab-grown, usually ang nakalagay po dyan is, nakalagay po dyan LG. Ibig sabihin, lab-grown. Then, yung number niya, yung parang certificate number niya. Kasi usually po, ang lahat ng gumagawa ng lab-grown diamond, naglalagay sila ng laser inscription sa kanilang mga produkto para ma-distinguish between the natural and lab-grown diamond. Okay po? Ngayon naman po, yung mga totoong diamond naman po, like kuwari galing na certified ng GIA, may nakalagay naman po dyan is GIA, then certificate number. Okay po? Yung nakalagay po sa report na to na certificate number, dapat match po siya sa nakalagay po dito. Okay? So, dun nyo po malalaman. Usually po talaga may inscription po yan. Laser inscription pag lab-grown diamond. Para hindi po mamislead ang tao. Kasi po, medyo malaki po ang kamurahan ng lab-grown diamond kesa sa natural. Kasi ang lab-grown po is more on technology yan eh. So, mas maraming gumagawa na propagate ng technology na mumura ang produkto.
Para nga po pala makita natin yung laser inscription dun sa diamond, gagamit po tayo ng loop. Ito po usual na ginagamit po na loop. Common po ito. So, ang gagawin lang po niyan, silipin nyo, ito yung pinaka-diamond na grid para makita nyo po kung ano po ang nakalagay po dyan. Kung labron po siya, o natural, o wala po nakalagay. Okay po. Ay, for example, rare scenario, wala po tayong GIA report, IGA report. Okay po. Wala rin po siyang inscription doon sa pinaka-grid ng diamond. Okay po. Then, gumamit din po tayo ng tester. Ganito pong tester, positive po din siya sa diamond. So, paano ang gagawin po natin? So, ang gagawin na lang po natin, magpa-price analysis na lang po tayo. Okay? Iko-compare natin yung price na binibenta sa inyo against sa price sa market. But before mo i-compare siya, datanggawin mo, tingnan mo muna ang diamond. Gamit ka ng loop, mga tulad po nito, para masilip mo yung loob ng diamond. Kung may basag yan, may diferensya yan, at ano yung pinaka-loob niya. May carbon, may bula, o ano man siya. Tapos, yung cut niyan, makikita mo naman kung mabrillo siya. Then color, makikita mo rin siya. Ngayon, pag nag-analyze mo na siya, i-compare mo siya sa pricing nun against the market. Okay, pag na-price mo siya, nakikita mo, masyado siyang mura. Usually yan, mga ano yan, either fake siya, moissanite siya, o lab-grown diamond siya. Kasi ang price niyan, yung natural against yung mga lab-grown, medyo malayo po yan eh. Kasi yung mga lab-grown, more on technology, like moissanite, more on technology yan. Habang dumadami ang gumagawa niya, yung product na yan, namumura ang presyo po niyan. Okay. Always remember po, always analyze if the price is too good to be true. Ang next po nating video, paano nyo po malaman na match yung specification ng diamond binili nyo against sa diamond certificate na binigay sa inyo.